Nang ang isang malakas na kalaban ang nagbanta na tapusin ang lahat ng Diyos ng Olympus si Thor at ang kanyang dating kasintahan ay dapat na magdulugan upang pigilan ito at nabigyan ng misyon na iligtas ang lahat ng batang Asgardian na nahuli. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Thor Love and Thunder mula sa taon ng 2022. Sa pananatili nito sa disyerto kasama ang kanyang anak na babae, nakiusap si Gore sa Diyos na si Rapo na padalhan sila ng tubig at pagkain upang sila ay makaligtas. At ilang araw ang lumipas, pumanaw si Love sa labis na gutom at kailangan ilibing ni Gore ang kanyang anak. At habang nakahiga sa tabi ng katawan ng bata, narinig ng lalaki ang isang boses na tumatawag sa kanya at nagpas siyang sundan nito. At matapos ng ilang minutong paglalakad, nakita nito ang isang oasis at sumisid sa lawa upang magpalamig. At nang dumaan ito sa isang prutasan, kinuha ng lalaki ang pagkakataon na kumain at napagtanto nakaharap nito ang dakilang si Rapo. Mabilis na yumuko si Gore at ibinunyag na siya ang huling nakaligtas sa kanyang mga tagasunod, at dahil sa matinding tagtuyot na uwi sa pagkamatay ang kanyang buong tribo, ngunit ang kanyang pananampalataya sa kanyang Diyos ay hindi natinag. At ngayon nakaharap niya ang isang tapat na tagasunod. Pinakita ni Rapo ang kanyang tunay na pagkatao at inihayag na hindi siya kailanman nag-alala sa kanyang mga tagasunod. At sa mga sandaling ito, pinagdiriwang nito ang kanyang dakilang tagumpay at pinatay nito ang may hawak ng necro na espada bago pa ito makapinsala ng iba pang Diyos. At matapos na marinig ang malupit na salita ng Diyos na pagtanto ni Gore na si Rapo, ay malupit sa lahat ng nakilala nito at nagpas siyang talikuran ang kanyang Diyos. At nang napagtanto nito na si Gore ay wala ng planong sambahin pa siya, nagpas siya si Rapo na tapusin ng lalaki, ngunit nauwi ito sa pagkamatay niya nang lumitaw ang espada at ginamit ito ni Gore upang tusukin ang leeg ni Rapo. At ngayon na napili siya ng espada si Gore ay sinumpa at binigyan ng misyon na tapusin ang lahat ng Diyos. At matapos na tulungan iligtas ang sangkatauhan sa Avengers Endgame, sumama si Thor sa Guardians of the Galaxy at naglakbay sa universo. At matapos ng ilang buwan ng matinding pagsasanay, nabawi nito ang kanyang katawan at naramdaman na muli siyang isang tunay na Diyos, ngunit hindi nito matago ang lahat ng sakit na nararamdaman niya sa loob. At sa mga nagdaang taon ng God of Thunder ay nawala ang lahat ng kanyang pinapahalagahan at sumuko na sa paghahanap nito sa pag-ibig. At ngayon ang kanyang layunin ay lumaban at ipanalo ang mga ito sa buong universo, at pagdating sa Saturn kasama ang mga Guardians, nagsimulang makipaglaban si Thor at nagawang talunin ang isang hukbo ng mga kalaban. Samantala sa Earth, natuklasan ni Jane na siya ay may stage 4 cancer at kailangan na sumailalim sa chemotherapy. Gayunpaman, ilang linggo nang maggamot ito, nalaman nito na ang kanyang sakit ay malala na at naghanap ng paraan upang pagalingin ang kanyang sarili. At habang nagbabasa tungkol sa mitolohiya, natuklasan ni Jane na ang Mjolnir na hammer ni Thor ay maaaring magbigay ng lakas sa may-ari nito at kalusugan, at nagpa siya na maglakbay sa lungsod ng bagong Asgard. At pagdating sa lugar, nakita nito ang fragment ng Mjolnir sa isang display, at nang nilapitan niya ito, nagsimula itong gumalaw. At sa pagpapasalamat kay Thor sa pagtapos nito sa digmaan, si Haring Yukon ay nagpa siya na bigyan siya ng gantimpala at binigyan siya ng dalawang malaking kambing. At nang pumasok ito sa sasakyan, kasama ang kanyang grupo, nakatanggap si Thor ng tawag mula sa mga Diyos. At sa mga sandaling yun, narinig nito ang isang mensahe na iniwan ni Sif, at natuklasan na ang mga Diyos mula sa lahat ng sulok ng mundo ay inaatake. At sa mga sandaling yun, ang God of Thunder ay nagpa siya na pumunta at makipagkita sa kanyang kaibigan at ibinalita na kailangan nitong iwan ang Guardians. At sa tulong ng kanyang palakol, si Thor kasama si Korg at dalawang kambing ay nag-teleport patungo sa planeta ng Guardians at natagpuan ang bangkay ng Diyos, at katabi nito ang katawan ni Sif at inihayag ng babae na ang kanyang hukbo ay inatake ng Verdugo na ang layunin ay ubusin ang lahat ng mga Diyos. Ang sunod na target ni Gore ay ang lungsod ng Asgard, at nagpadala ito ng maraming nilalang ng kadiliman upang wasakin ang buong lugar. At sa mga sandaling yun, dumating si Valkyrie sa eksena upang protektahan ang kanyang pamilya, at dumating si Thor upang tulungan siya na tapusin ang mga halimaw. Nang biglang naramdaman ni Thor ang presensya ni Mjolnir at sinubukan itong kunin. Ngunit ang hammer ay bumalik sa bago nitong may-ari, at nagulat si Thor na makita na ito ay ginagamit ng isang babae. At dahil sa galit, inutusan nito ang mandirigma na tanggalin ang kanyang maskara, at nagulat itong matuklasan na ang kanyang dating kasintahan ang nagmamay-ari sa Mjolnir. At ilang taon nang lumipas, ang dalawa ay nagsama at nagsimulang magmaalan. At habang lumilipas ang oras, ang pag-ibig nila sa isa't isa ay mas lumaki, kaya nakipagkasundoan si Thor sa Mjolnir at hiniling sa hammer na protektahan ito magpakailanman. Gayunpaman, sa paglipas ng kanilang pagsasama, pareho silang naghiwalay ng landas upang gawin ang kanilang mga karera, at pagkatapos ng ilang pagtatalo, nangyari ang hindi inaasahan. At dahil nagpa siya na sundan ng kanyang kapalaran ng mag-isa, nag-iwan si Jane ng mensahe ng pamamaalam kay Thor, at nang mabasa niya ito, labis na nasaktan ang lalaki. At matapos na balikan ng lahat, sinubukan ng mandirigma na ibalik ang kanyang sarili, at nakita ang Verdugo ng mga Diyos na nanunood sa laban.
At sa mga sandaling yun lumapit si Gore upang sumalakay sa kanya at ang dalawa ay nagsimula ng isang laban. Nang napagtanto nito na hindi niya matatalo si Thor nang madali nagpa siya itong gumamit ng bagong diskarte at pinadala ang mga halimaw upang kunin ang mga bata sa lugar. At matapos na ikulong sila sa isang hawla tumaka si Gore at sa sumunod na umaga sinimula ni Valkyrie ang imbestigasyon upang malaman kung nasaan ang mga bata. Samantala si Thor ay nagtataka kung bakit nagpa siya si Mjolnir na sumama kay Jane at sinusubukan na bawiin ito. At doon lumitaw si Stormbreaker at nagpa siya ang God of Thunder na gamitin ito upang mag-teleport dahil nais din itong mabawi ang mga bata sa lalong madaling panahon. Ngunit ang problema ay ang kanyang palakol ay tumangging sumunod sa kanya dahil nagseselos ito matapos nitong makita si Thor na sinusubukang magkipagkasundo sa kanyang hammer. At dahil alam nitong hindi siya makakaalis ng Asgard hanggang hindi ito nakikipagbati, nagpa siya si Thor na bumalik at hilingin ang tulong ni Jane isagawa ang isang plano. At sa mga sandaling yun ibinunyag nito na ang Butcher ay hawak ang Necro na espada, isang sandata na may kakayahang tapusin ang mga Diyos. At dahan-dahan ang sandatang ito ay may kapangyarihang sirain ang may hawak nito at nangangahulugan na nagbabago ang may-ari nito. At ngayon na nasa ilalim ito ng Necro na espada, hindi makatugon si Gore sa kanyang mga aksyon dahil ang kanyang katawan ay nahawaan nito. At sa panahon ng pakikipag-usap, isang hologram ni Astrid na anak ni Heimdall ay lumitaw at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ilipat ang kamalayan ni Thor sa lugar kung nasaan ang mga bata. At dahil alam niyang wala siyang magagawa upang iligtas ang kabataan, sinisikap ng mandirigma na patatagin sila at pinagmasdan ang paligid upang malaman kung nasaan sila. At nang bumalik ang kamalayan nito, inihayag ni Thor na ang bata ay dinala sa Shadow Realm at dumating sa conclusion na sinusubukan ni Gore na akitin siya sa isang bitag. At dahil alam na ang kanyang kaaway ay mas malakas pa, nagpa siya ang God of Thunder na bumuo ng hukbo na tutulong sa misyon. Ang unang yugto ng kanyang plano ay pumunta sa lungsod ng Omnipotence upang hilingin ang tulong ng pinakamalakas na Diyos sa universo at kumbinsihin sila na sumama sa laban. At upang makarating sa lugar, kailangan makahanap ng grupo ng ligtas na transportasyon dahil masama ang mood ng Stormbreaker. Kaya nakaisip si Val ng ideya na gamitin ang mga malaking kambing upang hilahin ang kanyang bangka habang gagamitin ng Stormbreaker bilang power source. Ngunit kahit mukha itong malakas at makapangyarihan, kapag hawak ang hammer, ang katotohanan ay ang kalagayan ni Jane ay mas lumalala. At sa halip na gamutin ang kanyang pakiramdam, ang ginagawa lamang ni Mjolnir ay pinapabagal ang katapusan ng babae. At nang handa na ang sasakyan, nagpaalam si Thor sa kanyang mga kapatid sa Asgard at nangako na ibabalik nito ang mga bata at gamit ang rainbow na tulay na gawa ng grupo na marating ang lungsod ng Omnipotence. Nagpa siya si Valkyrie na magnakaw ng ilang balabal mula sa Diyos ng Damdamin at pagkatapos ay nagtungo ang apat sa gintong templo. At sa lugar na yon, ang pinakamakapangyarihang Diyos sa universo ay tinipon at masaya silang lahat na ibinalita ang pagdating ni Zeus na nagpakita ng kanyang lakas sa isang matagumpay na pagpasok. At matapos na magpakitang gilas, sinabi ni Zeus ang nanalo sa paligsahan sa pinakamaraming kaluluwa ng tao na inalay. At nang marinig ito, na pagtanto ni Jane na si Zeus ay hindi tutulong sa kanila at sumangayon si Valkyrie sa kanyang kaibigan sa isang diskarte na nakaway ng gininto ang kidlat dahil naniniwala ito na ang sandatang ito ay maaaring talunin si Gore. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Thor sa plano at sinabi na kapag tama na ang oras, kakausapin ito si Zeus. At sa mga sandaling yun, ang kataas-taasang Diyos ay narinig ang mga bulong mula sa madla at inimbitahan si Thor sa arena upang ibahagi ang paksa na sinasabi nito. At sa gulat ni Thor, alam ni Zeus ang pagkakaroon ng Butcher ng mga Diyos, ngunit tumanggi itong kumilos dahil ang mga Diyos na pinapatay nito ay hindi sapat na makapangyarihan upang pukawin ang alala ni Zeus. At dahil hindi nasiyahan sa sagot na kanyang natanggap, iginiit ni Thor na dapat tulungan siya ni Zeus na pigilan ang pagpatay at nauwi sa pagkakahuli niya. Pagkatapos ay tinanggal ang kanyang damit at natuklasan ng lahat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. At habang sinusubukan kumbinsihin si Zeus na sumama sa kanya, natuklasan ni Thor na ang kanyang paboritong bayani ay talagang natatakot sa Necro na espada kaya tumanggi itong lumaban. At dahil dito, ibinunyag ni Zeus na ang Butcher of God ay sinusubukan na maabot ang Altar of Eternity, isang malakas na nilalang na nakatira sa sentro ng universo na kayang tuparin ang kahilingan ng unang nilalang na makakarating doon. At kung magtagumpay si Gore sa kanyang misyon, ng lahat ng Diyos ay masisira ng sabay-sabay. At dahil napagtanto na ang plano ni Thor ay nabigo si Jane at Valkyrie ay nagpa siya na kumilos at umatake sa lahat ng gwardya na lumalapit sa kanya. Sinamahan ni Korg ang kanyang kaibigan sa labanan at nauwi ito sa pag-atake sa kanya ni Zeus at ginamit ang kidlat upang wasakin ang katawan nito. At matapos na makita ang nangyari sa kaibigan, na galit si Thor at ninakaw ang gininto ang kidlat at inatake nito si Zeus at naglagay ng butas sa kanyang dibdib. At sa kabutihang palad, hindi namatay si Korg sa pag-atake at naghanap si Thor sa tipak ng bato upang iligtas ang natitira sa kanyang kaibigan.
At sa panahon ng labanan tinawag ni Korg ang mga kambing at matapos na nakawin ang Thunderbolt ni Zeus mabilis na sumakay ang grupo sa bangka at umalis sa lungsod ng Omnipotence. At ang sunod nilang pupuntahan ay ang kaharian ng Shadows at muli ginamit ni Thor ang kapangyarihan ni Astrid upang makipag-ugnayan sa mga bata. At kung makalabas sila sa Shadow Realm ng buhay kailangan nilang takasan ang hukbo ng mga Diyos magpakailanman dahil hindi mapapatawad si Thor sa pagtapos nito kay Zeus. At bukod dito kailangan ng mandirigma na makipagbati kay Stormbreaker na hindi pa rin siya napapatawad sa pagsisikap nitong bawiin si Mjolnir. At sa panahon ng pakikipag-usap sa kanyang palakulang God of Thunder ay nagulat sa pagdating ni Jane at binati ang babae sa kanyang mahusay na pagganap sa panahon ng labanan laban sa Gwardya ng Olympus. At sa mga puntong ito nagkaroon ng dalawa ng pagkakataon na makita ang mga Space Dolphin ng malapitan isang pambihira at tapat na nilalang na nabubuhay ng isa lang ang partner sa buong buhay nito. At dahil dito na pagtanto ni Thor na mahal pa rin niya ang dating kasintahan at humiling ng pangalawang pagkakataon upang muli nilang simulan ang buhay ng magkasama. At sa luha sa kanyang mga mata inihayag ni Jane na may cancer siya at hindi na mabubuhay ng matagal. At nang matuklasan ni Thor ang katotohanan sinabi ni Thor na mananatili ito sa kanyang tabi hanggang sa huli at susuportahan siya kung anuman ang desisyon nito. At doon ang dalawa ay naghalikan ngunit mabilis nagambala ni Valkyrie na lumitaw at sinabing narating na nila ang kanilang destinasyon. At habang papalapit sila sa kaharian ng Shadow ang lahat ng kulay ay nawala at sa pagdating ang tatlo ay naglakad sa planeta at hinahanap ang mga bata. At sa panahon ng pagsisiyasat natuklasan ni Jane na ang Bifrost ang susi sa Altar of Eternity at natuklasan na dinala sila sa isang bitag. Mabilis na inihagis ng babae ang palakol sa bintana at sinabi kay Thor na ang kanyang sandata ang susi sa pagbukas ng portal sa Eternity. Nang biglang lumitaw si Gore at sinubukan ni Jane na tamaan siya ng Mjolnir gayunpaman nagtagumpay ang Butcher na iwasan ang atake at nahuli ang mandirigma. Pagkatapos ay ginamit ni Gore ang babae bilang hostage para pilitin si Thor na tawagin pabalik si Stormbreaker. At nang makita ang kanyang minamahal na nakatali nagpa siya ang God of Thunder na iligtas ito at tinawag ang kanyang palakol. At sa mga sandaling yun nagawa ng tatlo na makalaya mula sa mga kamay ni Gore na tinawag ang nilalang ng kadiliman upang talunin ang kanyang mga kalaban. Habang nilalabanan ni Thor ang Butcher si Jane at Valkyrie ay nagsimulang makipaglaban sa malaking halimaw. At sa panahon ng labanan tinusok ni Val ang kanyang kalaban gamit ang Thunderbolt ngunit nabigo itong tapusin ang kalaban. Nagpatuloy ang laban hanggang sa nagawa ni Gore na makuha ang sandata at sugatan ang babae. At dahil nag-aalala sa kanyang kaibigan iniwan ni Jane ang laban at nagmadali na alisin si Val sa labanan kaya ginamit ni Thor ang kapangyarihan ng Stormbreaker upang makatakas. Gayunpaman nang bumukas ang portal na gawa ni Gore na kunin at nakawin ang palakol at napilitan si Thor na umalis na wala ang kanyang Stormbreaker. At nang bumalik ito sa Asgard parehong si Val at Jane ay nakatanggap ng medical na atensyon dahil ang laban ay halos naubos ang lakas ng babae. At sa kabila ng pagkakaroon ng akses sa pinakamahusay na doktor na dismaya si Thor nang malaman nitong wala siyang magagawa upang pagalingin ang kanyang minamahal. At sa halip na pagalingin siya inubos ni Mjolnir ang life force ni Jane at naging dahilan upang hindi na malabanan ng kanyang katawan ang cancer. At dahil dito nakiusap si Thor kay Jane na manatili sa hospital upang gamutin dahil kapag kinuha nito ulit ang hammer ang kanyang tsansa na makaligtas ay wala na. Tapos na magpaalam sa kanyang minamahal pinuntahan ni Thor ang kanyang kaibigan at binigay sa kanya ni Val ang kidlat na ginamit nito upang mag-teleport patungo sa sentro ng universo dahil yun ang lugar kung nasaan ang pinto ng Eternity. Samantala narating ni Gore ang templo at dinala ang lahat ng bata kasama niya. At gamit ang kapangyarihan ng Stormbreaker na gawa ng lalaki na buksan ang portal at nagdulot ng isang lindol sa loob ng templo. At nagdulot ito ng pagkasira sa isa sa mga ulo ng estatwa at sa mga oras na babagsak ito sa mga bata lumitaw si Thor upang iligtas sila. At matapos na hawakan ang ulo ng estatwa hiniling ni Thor sa mga bata na manatiling magkakasama at protektahan ang isa't isa hanggang sa katapusan ng laban. At nang makita na papalapit ang halimaw na pagtanto ng mga bata na kailangan nilang lumaban at naghanap ng mga bagay na magagamit upang ipagtanggol ang kanilang sarili. At sa mga sandaling yun ibinahagi ni Thor ang kanyang kapangyarihan at inilagay ang kakayahan na kontrolin ang kidlat sa mga sandata ng bata. At habang nakikipaglaban ang mga bata sa nilalang ng kadiliman pumunta si Thor upang harapin ang Butcher at nagsimulang makipaglaban. Samantala na naginip si Jane at dumating sa conclusion na dapat nitong tulungan ang kanyang dating kasintahan o kung hindi masasawi ito. At matapos na kunin ang kanyang martilyo naglakbay ang babae sa templo ng Eternity at inatake si Gore na tatapusin na si Thor gamit ang Necro na espada. At nang makita nito na hawak ni Jane ang Mjolnir nan lumo si Thor dahil alam niyang ang babaeng pinakamamahal niya ay pumirma na sa kamatayan nito.
At habang sinusubukan na sirain ang espada ni Gorr, naghanap si Thor ng paraan upang makuha ang Stormbreaker dahil malapit na nitong buksan ang portal at nang magawa nito na mabawi ang sandata, ang portal ay halos bukas na. Pagkatapos ay inihagis nito ang Stormbreaker kay Astrid at inutusan ng bata na dalhin ang lahat ng bata pauwi. Pagkatapos ay ginamit ng mandirigma ang gintong kidlat upang pigilan ang Necro habang inihagis ni Jane ang hammer upang sirain ito. At matapos na makumpleto ang kanyang misyon, bumagsak si Jane sa lupa na labis na nanghina. At habang pumunta si Thor upang suriin ang babae ang Butcher ay dumaan sa portal at ang lahat ng tao sa templo ay dinala sa loob. At sa mga oras na hihiling si Gorr, muli siyang sinubukan na pigilan ni Thor at sinabi na hindi paghihiganti ang hinahanap ng lalaki kundi pagmamahal. At dahil alam nitong masasawi siya kasama ang iba pang Diyos kapag humiling si Gorr, nagpa siya si Thor na gugulin ang kanyang huling oras sa taong mahal niya. At nang makita na hawak ng kanyang kalaban ang babaeng pinakamamahal nito, naalala ni Gorr ang araw na nawala nito ang kanyang anak na babae at nagsimulang umiyak. At sa alaala ng mahirap na panahon na kasama nito si Love ay nag-iwan sa kanya ng labis na pagdurusa. Kaya nagsimula itong mag-isip ng posibilidad na gamitin ang kanyang huling hiling upang ibalik ito. Nang mawasak ang Necro na espada ang gumagamit nito ay tiyak na mapapahamak, at dahil dito alam ni Gorr na kung mabubuhay si Love, walang magbabantay sa kanya. At nang marinig ito, sinabi ni Jane na ang babae ay hindi mag-iisa, at bilang kanyang huling hiling hiniling nito kay Thor na alagaan si Love na parang sarili niya itong anak. At sa isang kilos ng pananampalataya, nagpa siya si Gorr na maniwala sa pangako ng God of Thunder at humiling sa Eternity. At nang matupad ang hiling nito, nagkaroon ng pagkakataon na makita ng lalaki ang kanyang anak sa huling pagkakataon at sinabing labis niya itong namiss. Samantala, nagpaalam si Thor sa kanyang pinakamamahal na si Jane at sinabi ng babae na wala itong pinagsisisihan ang nasa tabi niya si Mjolnir dahil naramdaman nito maging isang tunay na bayani. At bago umalis, hiniling ng babae kay Thor na panatilihin itong bukas ang kanyang puso at inihayag na sa nagdaang taon hindi ito tumigil na mahalin siya. At sa mga sandaling yon, nagsimulang maging abo ang katawan ng babae at tuluyang nawala. At sa kanyang kamatayan, nakiusap si Gorr kay Thor na protektahan ang kanyang anak at binigay ng God of Thunder ang kanyang salita. At matapos ng pagkawala ni Jane, nagtayo ang Asgard ng kanyang estatwa bilang karangalan dahil nagkaroon ito ng malaking papel sa pagsagip sa mga bata. At matapos ng trauma na naranasan nila ang lahat ng kabataan sa Asgard ay nag-aral ipagtanggol ang kanilang sarili at nagsimulang magsanay upang maging mahusay na mandirigma sa hinaharap. At ilang linggo matapos na maatake ni Zeus, muling bumalik ang katawan ni Korg at nagkaroon ito ng pagkakataon makilala ang kanyang kabiyak. At sa kabilang banda, si Thor ay nasa isang bagong paglalakbay at nakahanap ng isang bagay na ipaglalaban. At ang mandirigma na ginugol ang maraming taon sa pagtakas sa anumang emosyonal na ugnayan ay ngayon ay nasa pinakadakilang damdamin ng pagmamahal na naranasan niya. At matapos na maging ama ng magandang bata, ang pusong bato ni Thor ay naging malambot at ang kanyang bagong misyon ay turuan si Love kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan upang maprotektahan nito ang kanyang minamahal. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.